Binawangan, isang baryo sa bayan ng Ubando kung saan ito ay nakapaligiran ng ilog at mga palaisdaan. Pagsakay lamang sa bangka ang tanging paraan upang marating ang baryong ito. Pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay dito. Subalit sino nga ba ang makababatid sa kalooban at kaisipan ng ating Diyos? Ang kanyang plano ay higit sa ating inaasahan. Gumamit siya ng tao, ng paraan at ng pagkakataon upang sa baryong ito, ang kanyang iglesia ay maitayo at maitatag upang magamit sa lalong itataas ng kanyang pangalan. Ang mabuting balita ay dinala sa atin ng mga Amerikanong misyonero, subalit ang pagpapaunlad at pagpapanago nito ay ginampana ng mga Pilipinong unang nahikayat sa patnubay ng banal na espiritu. Ang katayuan sa buhay ay hindi naging hadlang upang isang tinawag ay maging mabisang kasangkapan sa pagpapalaganap ng mabuting balita, maging siya man ay isang mangingisda. Isang misyonero sa katauhan ni Dr. Marvin Rader kasama si Pastor Catalino Santos ang nagdala ng mensahe ng Diyos at pananampalatayang metodista sa Binuangan. At sa pagkakataong yon, tumugon rin sa tawag ng Panginoon si kapatid na Jeremias Santiago. Nadama ng mga kapatid na ito ang init ng pananampalataya, kaya't dahil sa kagalakang naramdaman at sa katotohanang natuklasan, ay ipinangaral nila sa Nayon ang mabuting balitang natuklasan, kung saan nahikayat ang dalawang haligi ng Romano Katoliko na sina Tiburcio Bucio de los Reyes at Arcadio Cadio Mendoza. Sa pamamagitan nila ay nakapagdaos ng isang malawakang ebanghelisasyon kung saan tumugon ang ilang mga kapatid. Dahil sa alab ng pananampalataya ng mga kapatid na ito ay naitatag ang kanyang iglesia noong 1905. Ito ang nagkakaisang iglesia metodista dito sa Binuangan, Ubando, Bulacan. Bagamat nagkaroon ng pag-uusig sa pananampalatayang protestante, hindi ito naging hadlang upang lalong makasumpong ng liwanag ang mga tao. Dumami ang nahikayat, kaya't kinailangan magtayo ng isang bahay dalanginan. Sa bigkis ng pagkakaisa at pagtutulungan, ay nakapagpatayo ng isang maliit na kapilya na yari sa Pawi at Kawayan noong 1906. 1907 hanggang 1915, napagpatuloy ang kanyang iglesia sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, bagamat naranasan nila ang iba't ibang pagsubok, ang batuhin sa gitna ng pananambahan o dili kaya'y dulutan sila ng malakas na ingay. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa pagpapatuloy ng kanilang napagsimulaan. Sa kabila ng lahat, lalong nag-alab ang kanilang pananampalataya, kaya't naging inspirasyon at hamon ito upang ang ating iglesia sa Kibalya ay matatag noong taong 1916. 1941, sumapit ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nanirahan ang mga Hapones sa Binuangan ng ilang panahon at bago sila turuyang umalis, sinunog nila ang buong baryo kasama ang bahay-sambahan. Matapos ang ikalawang digmaan sa pangunguna ni Pastor Julian Santiago, muling bumangon ang kanyang iglesia. Isang malaking tolda ang naging pansamantalang bahay-sambahan, kasunod ang pagpupunyaging na isaayos muli ito. 1966, sa pangunguna ni Pastor Danilo Sanchez, na kapatid ni Isaac de los Santos at Apolonio
Ramos Sr. kasama si kapatid na Purifikasyon Bartolome at Ginoong at Ginang John Ashley ay nagpatayo ng isang panibagong sambahan na ginugulan ng 25,000 piso. 1975, sa pangunguna ni Pastor Purifikasyon Bartolome at Pastor Elizer Nicolas, na isa katuparan ng isang kakaiba at panibagong ministeryo ng Iglesia sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng World Vision Philippines. Ito ay Bright Stars Project 726, kung saan ito ay naglalayo na matulungan ang mga batang nangangailangan sa pamamagitan ng sponsorship, at higit sa lahat ay ang mailapit ang bawat sambahayan sa ating tagapagligtas. Isang ministeryo pa rin ang naisakatuparan dahil sa proyektong ito. Ito ay ang unang kindergarten school ng Iglesia, bagamat hindi ito nagtagal. Taong 1976 hanggang 1987, sa pangunguna ni Reverend De Los Santos, Reverend Mendillo, Reverend Pablo, ang Iglesia ay nagpatuloy sa kanyang ministeryo. Naging aktibo ang lahat ng organisasyon. Ang kalalakihan, kababaihan, kabataang may sapat na gulang, ang mga bata at lalong higit ang kabataan, kung saan nagkaroon ng iba't ibang ministeryo tulad ng Ugnayan Newsletter, Mail Ministry, Jail Ministry, at ilan pang nag-iibang paraan ng pag-abot sa mga tao upang maibahagi ang kaligtasang nagmumula kay Kristo. Taong 1985, nang formal na naging pag-aari ng Iglesia, ang lupang kinatatayuan ng bahay-sambahay sa pamamagitan ng bukas na pagkakaloob ng mga kapatid na Angel Huwad at kapatid na Rufina de Armas. Sa pangunguna pa rin ni Reverend Benjamin Mendillo, ang kapirasong lupa sa harap ng kapilya ay naipagkaloob ng isang mabuting tao at napadiran ito noong taong 1986. Taong 1986, nang muling binuksan ang munting paaralan na may pangalang Binuangan Daycare Center sa ilalim pa rin ng pamamahala ng World Vision Bright Stars Project 726,